like to say hi to all our constant and faithful viewers. Thank you for encouraging us. We bless the Lord. This is MCC streaming again from Science City of Muñoz, right there to your house. God bless you as you listen to the word of the Lord. There are special friends we'd like to mention, those friends from Quezon City, Bacoor, Cavite, and those who are from Caloocan City as well. And people who are tuning with us from Indonesia, Australia, and America, and Canada, and Germany also. God bless you. Thank you as you stand up with us as we read the word of the Lord. I want everyone to think how he can be a servant of God. Amen? Imagine you're just an ordinary person, you're just a youth, you're just a mom or a dad, and yet, pwedeng-pwede pala, there can be a great opportunity in our time to be filled by the Spirit of God and be used by Him. Amen? Tingnan po natin ang salitang ito. Together, let's read aloud. Go! Isaiah 42, verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hiniran, ang aking pinili, at lubos na ikinalulubdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Amen? Why don't you wave each other before you sit down? Say hi. Hey, I'm here. All right? You may all be seated. God bless you as you listen to the word of the Lord. It's so hot here in Science City of Muñoz, but it's raining during evening times. All right? And so today, ingat-ingat lang po tayo. Wear your coat, wear your sweaters so that you would not get sick. All right? And we'd like to remind you, even if you're inside this auditorium, you have to wear your mask and do not touch people. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, no limitanghere. All right. Ito pong text natin, napakahalaga nito, no? This is primarily referred to the Messiah, all right? Sapagkat nung si Isaiah pinaprophesy niya, mayroong isang dakilang lingkod ng Diyos. Ang katangiang ito, ang kapuspusan, paghahatid ng katarungan, aabot sa lahat ng bansa, hindi kaya talaga ng isang tao. Ngunit matutupad yan sa panahon ni Jesus at hanggang sa kapanahunan mo. Can you imagine yourselves to be a servant of the Most High God? Amen? Can you say this with me? I am a servant of God. I would like to serve Jesus. I would like to serve the purposes of the Spirit of the Lord. Thank you for your enthusiasm. Alam niyo ba, pwedeng-pwede yan. Potential ka. Hindi ko lang iniisip yung talent mo, ha? Sapagkat pag pinuspos ka ng Holy Spirit, you can do a lot of things. Pero before that, gusto ko ipakita sa inyo yung mga iba't ibang uri ng lingkod ng Diyos during the Old Testament, during the time of Isaiah. Meron palang mga lingkod talaga ng Diyos. I would like to profile to you some of them. Number one, yung mga saserdote. Okay? Itong picture niya, ano? Alright, thanks to Google. Anong tungkulin ng isang saserdote? Sabihin nga niyo ito, bless people. Amen? Bless the people of God. Alam niyo, bakit kumakalat ang mga pandemic ngayon? Bakit maraming mga misakit? Maraming sumpa sa paligid? Ang mga tao naging palamura. Di ba napakaganda kapag sisidlan ka ng mga bendisyon ng Diyos? Amen? Amen? Sige nga, subukan mo nga, sampulan mo yung sarili mo, patungan mo yung kamay yung sarili mo. Something like that. You can do that to your mom, to your dad,
You can do that to your fellow youth. Ano? I-extend mo yung kamay mo sa kanya and you say, God bless you. Amen? Kesa, pwede bang tanggalin na natin yung mga sama ng loob at mga pag-aalburuto at punuin mo ang sarili mo ng mga salita ng Diyos and you can bless people. Look at these words, sabi niya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tapos pinagbili niya, ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak na ngang pagpapalain ko sila. Are your neighbors worried whether they can be surely blessed? Imagine, ang ganda ng plano nila. When they were young, ang tawag sa kanila ng magulang nila, cutie, cutie pie. And then, nung lumalaki, guwapo, guwapa, matalino sa pag-aaral. Nung niligawan, napahamak. You can be blessed by God. Amen? At tayo, bilang mga mananampalataya, the reason why we are gathering you here, ano yung lagi kong binabanggit? Ninanakaw ko kayo kay Satanas sa mga gadget, sa cyber world, so that here, we can be face to face, amen? And we can interact, and we can bless each other, amen? And then, pag napuno ka ng mga pagpapala, when you go home, you will be a blessing to your parents and to your brothers and sisters. How? Ang sipag mo, dahil na-bless ka rito, amen? Maghuhugas ka ng pinggan mamayang gabi. Amen. Magbo-volunteer kang maglaba kinabukasan. Aagawan mo si Lola ng wales, sasabihin mo sa kanya, Lola, baka magkasakit ka, ako na ang magwawalis. Amen? These are the features of a people truly blessed by God. Kaya po, iniimbita namin kayo to really come. Alright? Anong tingin mo? Po, pwede ba yan? Signs of the blessings, you always smile. The problem with your face mask is, hindi halata na nakangiti ka pala. Nakangiti ka na, pero nakatitig pa rin siya sa'yo. Galit ba siya? So nakita niyo yung mga style pong yan na pinapagawa po sa atin, maganda yan for health reasons, pero ang problema, socially, nakangiti ba siya? Nga, mga ganun, ha? Ang daming insecurity. Tapos, isa pa, wala ka sa mood magpuri sa Diyos kasi nakatapal yung bibig mo eh. May tapal. Pero po, pwede ba yon? Even in your face mask, you will sing along to worship God. Amen? Amen? It's kind of difficult. Medyo may discomfort. Pero tandaan nyo, spiritual growth is getting out of the comfort zone. Amen? Ibig sabihin nito, mahirap, pero magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede ba lakasan natin parang El Shaddai? Amen. Lumingon ka sa nasa kanan mo, sabi sa kanya, God bless you. Ayun. That should be a habit. Tapos tatanggalin natin to, ha? Wala nang magmumura. Amen? Because the task of an original servant of God, yung saserdote, ay isang blessor. Amen? He blesses people. He blesses people in his household. Ang papel ng tatay nung araw, hindi nagmumura. Pinagpapala niya anak niya, you will be a tribal leader. You will have a mighty army. You will be a leader in the land. Alright? Now, ito ang pangalawa. Ano? May mga isang lahi, galing kay Levi, ang lahat ng kanyang anak ay magiging Levita. Ano ba ang papel ng isang Levita? Lingkod din ng Diyos to. Ha? Sila'y tutulong sa mga pare, mga saserdote, mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa loob ng templo ni Yahweh. So ito pala yung mga lingkod. Alam niyo po ba itong mga ginagawa natin ito? Tulad yan, merong in charge ng camera, maya-maya ililigpit yung LCD,
may magpapatay ng aircon, merong mga nag-usher sa inyo, tama ba yan? Merong nagpapirma ng mga pangalan, merong nag-spray sa mukha ng alcohol. Ang daming mga katulong sa templo na kailangan. Say this with me, they are the Levites. Hindi kasi kaya ni Pastor Joy, hindi kaya ni Ma'am Cora, hindi kaya ni Kuya Iboy, ni Kuya Gabriel, na patakbuhin ang gawaing mag-isa. Amen? And so, itong mga saserdote, kailangan nila ng mga Levita. Say this with me, kailangan ng Levita. Ito yung mga gospel workers. Ito yung mga tumutulong para magtagumpay ang gawain. Nakita niyo? Merong nag-aabot ng face mask doon sa mga bagong dating na walang face mask. Merong mga nagbuhos ng katakot-takot na sun rocks dito bago kayo dumating. Pag alis nyo, papagpagin lahat yan. Ililigpit ang upuan. These are the temple Levites. Sabi nyo, sila rin ang tutulong sa paghahanda ng tinapay na paghahandog, ng harinang panghalo sa mga panghandog, ng manipis na tinapay na walang pampaalsa, mga nilutong handog. Tutulong din sila sa pagtakal at pagsukat ng mga handog. Sinong in charge ng mga offering? Levites. Amen? Maraming handog. Ano pa? Umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. Grabe pala itong mga lingkod ng Diyos na to. Gano'n sila kadalas mag-praise and worship? Umaga't hapon. Hindi yata nagagawa yon, Sir Iboy. Parang kulang. Bakit? Kailan tayo nagpe-praise and worship? Kanina lang. Kaya pala pinagdi-devotion tayo. Sa devotion nyo, bago magbasa ng Bible, magpupuri sa Diyos. Kabisado nyo ba yung mga awit natin kanina? Amen? Kailangan inaawitan si Yahweh araw at gabi. Hindi pwedeng puro hingi ng Lord. Lord, penginon, penginon. Kailangan papurihan muna siya araw at gabi. Sino may trabaho nun? Mga lingkod ng Diyos. Gusto nyo bang maging Levita? Amen? Kaya pala mayroon tayong praise and worship team. Hindi pwede yung song leader mag-isa. Kailangan may papalo ng drums, mayroong magki-keyboard, mayroong, Timos, pati si Ate Mariana, nag-gitara na. Bakit nangyari yon? Siguro, misipon yung original na gitarista. So, kailangan mag-volunteer ka. Sabi mo, pwede ko sa praise and worship? Maghapon magdamag. Amen? Amen? Ha? May mga libitang nga lang na mga ngalaga sa toldang tipanan. Nung araw kasi, nakatira lang si Lord sa tolda. So maya-maya, pag magbabiyahe sila, liligpitin yon. Kailangan may magagaling, mabibilis, malalakas ang katawan. Sila yung mga tagapaglinis dito sa church din ngayon. Amen? Sinong gustong tumulong kay Kuya Juban? Kay Kuya Gabriel? Kuya Asmit? Mamaya si Kuya Asmit maghuhugas ng pinggan niyan. Si Kuya Michael? Anong gagawin niyan? Tagabili ng merienda. Napakahalaga pala ng mga Levita. Amen? Sabihin nga natin yung malakas, Lord, pwede akong Levita. Utusan mo nga po ako. O ba't humina doon sa dulo? Kailangan ng katulong ng pastor at mga manggagawa. Amen? Etong pangatlo, ha? Propeta. Sabi nga niyo yan? Ang mga propeta ay mga spokesman ni Lord yan. Hindi sila pwedeng mag-imbento ng mensahe. Lingkod pala ng Diyos yan. Kaya kailangan pala pag sinabi nila, thus says the Lord. Sabi ng Lord, sabi ni Yahweh, pinasasabi niya, huwag kang mangungopia sa eskwela. Mag-enroll ka na. Huwag kang puro ML. Huwag ka muna magpapaligaw. Sabi ni Lord. Amen? You got to have a message from the Lord in order to become a prophet. Sino sinabihan ito? Kausap ni Lord si Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon. At ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita.
So a prophet is one who speaks in behalf of God. Amen? Ito ang sabi ni Lord. Kaya huwag kang mag-imbento, no? Sabi ni Lord, huwag kang magagaganon. Kailangan meron kang talata. Bago ka mag-celebrate ng birthday, bago ka mag-asawa, bago ka pumili ng isang kurso, meron kang conviction na merong sinasabi sa iyo si Lord. And because of that, pati yung mga standards, moral standards. Ikaw ba, pag nakakita ka ba ng nagsisinungaling, pwede mo sabihin sa kanya, mali yan. And you're sure. And you can be a spokesman of God. Amen? Pag nakakita ka na nagpapatayan, sasabihin mo, nag-aaway yung mga magkapatid, mali yan, sabi ni Lord. Amen? Pag yung mga magulang mo, ayaw magsimba, pwede mo sabihin yan. Sabi po ni Lord, sasambayin siya, bibigay natin ang araw ng pagsamba para sa kanya. Amen? Pag ang isang tao, desisyon ang desisyon, hindi nagpe-pray, pwede mo sabihin sa kanya, ganito ang kalooban ng Diyos. You got to believe me, you can be God's mouthpiece. Amen? So kaya pala tayo pinagdi-devotion uli. Anong dahilan? Upang mapuno tayo ng mensahe niya and you can share that to people around you. Amen? Alam nyo, isa sa pinaka-senyales, ha, para malaman mo na talagang Christian ka, interesadong-interesado ka sa mensahe ni Lord. At dahil dito, sasabi ni Lord, isusugo kita sa mga best friend mo, sa kaklase mo, and you can speak God's words to them. Now, ba't kaya kailangan ng mundo ng mga lingkod ng Diyos? Palagay niyo, alam niyo ba na napakalaki ng problema ng mundo? Kukwento ko ngayon ng konti, ha? Sapagkat baka kala nyo puro COVID-19, baka puro coronavirus ang problema ng mundo. Ito hindi na pinapansin, biglang naisa-isang tabi. Alam nyo ba na ang HIV, pag nagbilang sila, yung mga statistician sa buong mundo, sa bilang nila, 38 million people across the globe. Na 2019 tong report na to, ha? Infected na ng HIV. Hindi po pinapansin yan. Dapat pag nagtalik ang lalaki at babae dahil nag-asawa sila, that would be very healthy. Amen? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Pero bakit ngayon pagka nagtalik, nagkakaroon sila ng sakit? Ang isang dahilan, kapag yung lalaki sa lalaki nagtalik, babae sa babae nagtalik. Are you with me? At ang isa pa ay ang multiple sexual partners. Hindi pinapansin yan. Walang, hala, baka magka-HIV ka. Wala pong gumaganon tulad ng coronavirus. Pero itong statistics na to, 36.2 million were adults. 1.8 million were children. Paano nangyari yun? Nung nandun po ako sa Thailand, may isang lugar doon, tinatawag na Chiang Mai. Meron po silang isang hospital doon, mga orphanage, nagke-cater sila ng maraming mga bata na merong AIDS. Ang laking problema po nito. Imagine bata na ipasa sa kanila ang mga karamdamang ganito. So kung palagay po ninyo, hindi naman ako masyadong kailangan siguro birang lingkod ng Diyos. Baka po isang araw sa Pilipinas, tumaas tong statistics na yan sapagkat marami na. Nagtatabi po ang San Lazaro Hospital ng mga pasyente upang alagaan at gamutin. You need to be the voice of God. Amen? And so, ngayon pa lang yung mga youth, bakasyon, baka kung ano-ano mga pinagagagawa, you get to take a look. I can be a servant of God. I can be God's mouthpiece. I can bless people so that they will understand, ay, kailangan pala maging close ako kay Lord tulad ni Samantha. Amen? Tulad ni Jillian. I can be very close to the Lord and because of that, I can experience people blessed through me. Amen? Pwede ba natin sabihin na, people can be blessed through me. I am God's priests. Amen? Sabi nga natin malakas, God bless you. God bless you.
Pra-practicein niya na araw-araw. Ano? Sapagkat sabi ni Lord, kung lingkod ka pala niya, babanggitin mo yan. Sa ngalan ni Yahweh, pinagpapala kita. Amen? Now, ano pa mga problema? Alam niyo ba? Ito, very interesting ito, ha? Sapagkat ngayon, pumuputok tong salitang ito, itong bubonic plague. Noong 1334, grabe, nagsimula na naman sa China, oh. 1334, wala pang Pilipinas noon, hindi pa tayo na-discover. Kailan ba tayo na-discover? 1517, okay? Meron ng isang plague, pagka laki-laki ang lawak, ano? Gano'ng kalaki? About 25 million. Almost a third of the continent's population. Europe. Sinagasaan ng Europe. Saan ang galing? Yung iba po ay nasa mga flea. Yung iba nang gagaling sa mga rodent. So tingnan nyo mabuti, nung araw pa, gumagalaw na pala ng ganitong mga panganib ang mga peste. So kung 25 million, ang isa po sa mga problema pa natin ay unemployment. Sa Pilipinas na po itong statistics na to, ang estimate po nila about 7.3 million unemployed simula nung April. May trabaho pa ba ang tatay mo? May trabaho pa ba ang nanay mo? You can be a blessing to them na ipagpe-pray kita. Amen? Imagine, naghahanap ka ng ulam. Ano ba naman to? Tuyo na naman. Ah, di ba? Pero rather than complain, you can say to your family, pwede ba tayong mag-pray po gabi-gabi para huwag kayong mawala ng trabaho? Amen? Kayong pwedeng inspirasyon ng mga magulang nyo, buti pa tong anak ko, niyayaya akong manalangin kesa mag-alburuto ako. Alright? At ako, ang dami sa MCC na alam ko, ha, they pray every night. Yung mga hindi nagsisimba rito sa MCC, niyayaya nila dahil sa simbahay, dun sa kanilang mga bahay. Alright? Pero, eto na, edi isusugo ko kayo. Lingkod ng Diyos, may mga katangian po yan. When we were reading this, Isaiah, no? Ha? Merong mga katangian ng mga lingkod ng Diyos. Ano ba yung mga katangian na yan? Una, kailangan tingnan mo yung pag-uugali mo. Kasi walang makikinig sa'yo. Pagpe-pray kita, ha? Sasabihin sa'yo, yaks! Yung pag-uugali, ano pa? Yung mga pananaw, baka pareho kayo ng pananaw din ng mundo. Kailangan mapalitan yan. At kailangan, ikaw ay may pakipagtipan kay Yahweh. Alright? Isa-isay natin. Itong Isaiah 42, reading natin yan, di ba? Sabi niya, grabe yung katangian, ang taas oh. Basahin nga natin ng malakas. Gusto ko kasama ko kayo rito. Ready? Go! Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Kaya niyo ba tong qualification na to? So that you will be respected by people, hindi ka nakikipag-alaskadoran. Amen? Hindi ka nakikipagkutyaan. Are you aware that there is power in your gentleness? When you are gentle, huwag kang magtataas ng boses pagka nagagalit ang nanay mo. Baka sinasabayan mo. Si Solomon na nagsabi nito, a soft answer turns away wrath. Amen? Alam mo, dito sa church, yung mga worker dito, isa sa mga hinahangaan ko, pag pinapagalitan ko sila, nakayuko lang. No? Sino ba ang huli kong pinagalitan dito? Kanina, sino yun? Si Iboy, pinagalitan ko kanina. Si Gideon, si Michael, sino pa ba? Sabi mo, si Mariana, ayan, paborito kong pagalitan. Isa sa mga nakita ko dyan sa mga ate, sa kuya mo yan, when I correct them, talaga qualified na qualified sila rito. They do not fight me back. Amen? Pwede ba itong mahalata ng mga nanay at tatay nyo? Hindi nakikipagsagutan sa magulang. Amen? Naku, sasabihin nyo, nai-attend ka sa MCC sa Sunday, sasabihin ng nanay sa kanong tatay, huwag ka munang sasagot pag sinasabihan kita. Amen? Tahimik na lahat ang kausap ko.
Lumingin ko nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang sagot ng sagot. And you will be a blessing. Amen? 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 That's very powerful, your witness. Sabi ni Peter, chapter 3, that is the inner gentleness. That is very important. Hindi nag-aalburo itong puso na lagi na lamang sagot ng sagot. Okay? Huwag masyado mga pentasero. Amen? Amen? Ang pangulo natin, medyo harabas kung kumilos. Pero alam nyo, lahat na nakapaligid sa kanya, mga matatalinong tao, mahiyaman. Pero pagdating sa kanya, ginagalang ang pangulo. Amen? So take a look at that qualification. Sabi niya, hindi nakikipagtalo o nakikipagsigawan. Walang makikinig sa inyo kung mahilig ka sa debate masyado. Amen? Itong pangalawa, grabe itong pananaw niya. Oh. Ano yung pananaw niya? Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Grabe namang ideal yan. What is your vision? Ang vision hindi lang yung I will go to church. Hindi lang yun ang vision. I will bring the world to the church. Amen? Amen. Pero how do I do that? Magsisimula ka lang pa isa-isa lang. Ha? Nakakatuwa po yung mga ano, ha? Tulad ni Erica, pinapadala na ako ni Erica ng mga picture. She is reaching out already. Malalayo ba yan? Malalapit lang, ano? Malalapit. Okay? Si Micah, pinadala din ako ng picture kayo naman. How old is Micah? 10 years old. Pero marami na siyang tinuturuan. Tinrain siya ng ano? Yung aklat ng pag-asa. Ang galing, ano? Kanina, pinadala niyang picture, may tatlong bata siyang tinuturuan. We are reaching out. Anong pananaw yan? Mag-uumpisa sa akin ang pag-abot sa buong mundo. Amen? 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 Bago tayo mag-isip ng multitudes, I will start with small group. Dapat may contribution ako dyan. I will be part of that. Sino yun? Sabi niya, maghahatid tayo ng katarungan sa buong mundo. Kailangan maghari ang katarungan. Alam niyo ba ba't ginamit yung salitang yan? Because justice is very rare. Ang hirap niyan. Alam niyo sino unang inapin natin? Si Lord. Kaya nung pinadala si Jesus Christ dito sa mundo, ang isa sa ginawa ni Jesus, binayaran yung mga bagay na hindi natin kayang bayaran sa Diyos. That was justice. Yung hindi mo kayang pagbayaran, nagsinungaling ka, paano mo babayaran yun? Buhay mo katapat, you could not pay that. Pero ang ginawa ni Jesus, sinalo niya yung sumpa at kamatayan na para sa iyo. There was justice for God all over the world. Amen? Now, itong pangatlo. Gusto ko, hambunin kayong mabuti. Ha? Huwag kayong papayag na basta active ka lang, dumadalo lang, o kaya tumugtog, kumanta lang. You got to be part of the covenant with God. Amen? Sabi niyo, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduhan. Kanino? Sa lahat ng tao. One of the business of God, then and now. Yung Diyos na ito, gustong makipagkasunduan sa tao. God works by covenants. Kailangan meron siyang tipan sa iyo. At itong gagawin mo, nay, tay, ate, kuya, friend, ano pa ang tawag na? Beshi? Sis? Bro? Ang ganda ng samahan natin. Pag may outing, magkasama tayo, tawa tayo ng tawa. Hindi ako papayag. Ako lang katipan ni Lord. Itawid mo siya. Siguraduhin mo na ikaw ang maging dahilan bakit nakikipagtipan ang kaibigan mo sa Panginoon. Amen? Kasi yun palang business niya. Sa lahat ng tao, walang may iiwan. Walang pababayaan. Oh, di ba? Ngayon, punta ka rito. Baka nagpunta ka rito mag-isa. Make sure you're always thinking, how could I bring my friends to the Lord? How could I reach out to them? Ha? Kasi itong talata namang ito, para sa atin ngayon sa New Testament. Look at this, sabi niya. Together, let's read, go! Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki
ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Amen? What is your vision now? Sabi niya, in the last days, I will pour my spirit to all people. Kailangan, mag-isip ka mabuti. Pumasok na ba sa akin yung Holy Spirit? Kasi hindi ka magtatagal dito sa MCC pag wala sa iyong Holy Spirit. Ano ka lang, kaladkad ka lang ng barkada. Pero if the Holy Spirit's in you, hindi ka lang aaten, magpapagamit pa. And you will dream, sabi niyo, yung magiging preacher ang mga anak na lalaki at babae. Magkakaroon sila ng messages. They will become prophets. They will become servants of God. Amen? Ganun, tutuwa ako, tumayo kanina si Neil. Di ba? Isang araw gusto ko tatayo kayo rito, magpipreach din. Amen? Amen? Pupunuin kayo ni Lord ng mensahe. Don't be satisfied. Umaten ako. Sabi niya, hindi. Pupunuin ko ng mensahe ang mga batang yan. Tapos, yung mga kabataang lalaki, makakakita ng pangitain. Amen? Anong vision mo? Yung mga barkada ko, dinadala ko nilito kay Lord. Yung fraternity namin. Ha? Patatanggal ko na yung mga paddle. Pwede ba yan? Pwede. Kasi vision mo yan eh. Yung mga babae at lalaki, mag-aasawa ng hindi nagdadalan tao muna. Kasi ngayon, ganun ang uso eh. Bakit kakasal yan? Nagdadalan tao na eh. Ang ganda kapag you are committed to a vow of purity. Amen? Imposible yan. Sa Amerika, oo. Pero pwedeng gumalawan Diyos sa inyo upang sabihin ng mga Amerikano at Amerikana at ng mga nasa Inglaterra, yung mga Pilipino, gagayahin natin. Magpapakasal muna bago makipagtalik. That is a vision. Amen? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tapos, hindi pang youth lang ang church, ha? Sabi niya, ang inyong mga matatandang lalaki magkakaroon din ng mga panaginip. And so, tinan niyo to, ha? Grabe, oh. Si Kuya Charlie. Napakamahiyain ni Kuya Charlie nung ma-meet ko. Pero ngayon, may hawak ng grupo. Ito si Ate Mika, oh. May hawak na siyang tatlo. Last Wednesday lang, nag-umpisa siya. Si Ate Mariana, itong lahat ng yan, di-disciple niya yan, gagawin niyang pastor lahat yan. Amen? Pwede ba? Tanong, gusto ko pag-isipan niyo mabuti ito, ha? Anong pagbabago ang kailangan mong gawin upang maging kagamit-gamit sa Diyos? Tayo tayong lahat, pray tayo. Pwede bang magsimula ka ng isang panalangin ganito? Lord, gawin mo akong lingkod mo. Amen? I would like to be a mentor. I would like to be a shepherd. I would like to be a spokesman of God. I would like to be a source of blessing to many people. Sige. Taas natin kamay natin kay Lord. Bilang tanda ng ating pagsusuko. Lord, alam mo, tamad ako. Ang dami kong kahinaan. I could not conquer my body, but please, I beg you, conquer me! Conquer me, Lord! Do something about it. Put your spirit in me. Come on, let's all pray together to the Lord. Sabay-sabay tayo. Ama namin, lakasan natin. Ama namin, salamat, pinahinamon mo ko sa panahong ito ng matinding pandemic upang hindi ako na isa-isang sulok lang. Ngunit ngayon, nagpapasya ako. Nais kong maging lingkod mo at magpapagamit sa iyo upang sawayin ang mga sumpa sa aming panahon, mga nakikita at hindi nakikita. At bigyan mo ko, Panginoon Diyos, ng kapangyarihan upang ang mga bata sa paligid ko, mga kaibigan, kamag-anak, ay madadala ko sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. God richly bless you.